ko siya ng medyo maliliit. Around 400 grams ang aking mushroom. So, Jolly ang tatak na ginamit ko. So, gisa-gisahin muna natin siya. So, eto na yung ating beef papa. Pag binili nyo yan, may mga malalaking hiwa dyan. So, ang gawin nyo, matiin nyo or gunting-guntingin nyo yung mga meat para lumiit siya. So, medyo madami tayong nilagay na beef papa para hindi tipid. Kaya kakamayin ko na lang. So, kamatis. So, dapat yung kamatis medyo maninipis lang yung ating slice. Ang ating white onion. So, same. Maliliit din ang ating slice. At ang ating pipino. Para pareho ang hiwa niyan. Lahat sila pahabang maninipis. So, nakalimutan ko kanina, pwedeng optional ang cheese. So, hindi ko ginawang chili ang sauce kasi hindi makakain ng anak ko. So, ayan, irarap lang natin. So, ayan. So, ayan ang ating homemade shawarma. So, ayan, eto na ang ating finished product ng ating homemade beef shawarma. So, ayan. Napakaganda niya. So, ayan, magti-taste test tayo. So, tikman natin itong ating beef shawarma. So, satisfied ako sa ginawa kong beef shawarma. Hindi naman siya nagkakalayo sa binibili natin shawarma sa labas. So, ayan siya. So guys, thank you for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!